Verify dati po kayong PDEA, Bureau of Drug Board of Director noon. Nung sa panahon niyo po ba, nasa listahan po ba, nasa listahan po ba si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos? Actually, tinanong po yung deputy ko sa si Derek Carillon. Sabi ko, may natatandaan ba kayo na encounter natin listahan? Sabi niya, wala. Okay. Tapos na rin, sabi ko, tama yan sinagot mo, Derek. Nag-reply yung ang PDEA, yes, through Derek. Kaya Derek, ulang-una, kung may report, hindi ka automatic na mapapasok sa drug list. Yes, sir. Dapat din yung meron kami pinatawag National Drug Information System. Yes, sir. Nandoon lahat yun. Opo. Nandoon lahat yun. Ngayon, ibabalidate yan ang member ng committee dyan, PDEA, NBI, Armed Forces, National Police. Opo. Yung mga lahat ng law enforcement na pukontribute dyan, pati Coast Guard. Opo. Ngayon, lahat ng report ibabalidate yan. Yes, sir. Pag walang agreement yan, hindi papasok kahit may report. Opo. Tapos sir, tatanong ko rin po sir. Kasi ang pinangangalandaan ni dating Pangulong Duterte, PDEA, PDEA doon ang galing. Sa tingin nyo sir, totoo yun o ano lang? Naiwan ko, basta kung saan ang source niya. Dahil kami, tatagal ko. Kaya nga sabi ko nga, I even invited si DBM to be our flag raising speaker. Okay. Eh, ba't siya i-invitayin ko nasa drug news yun? Noong panahon, hindi pa siya Pangulo. Senador, sir. Opo, senator. Sir, sinasabi naman na hindi naman nagpangulo ng si BBM itong 2022, di ba? Yes, sir. Sir, ano pong masasabi niyo doon sa mga pinangalanan ng mga general at doon sa mga narcolis na pinangalanan ni dating Pangulong Duterte? Yung iba po ba doon talagang nadawit lang o sadyang isinama lang na dalkalaban sa politika? Ano ba yung mga narcolis? Yung iba nagkuhan sa akin. Nagre-reklamo, ba't sila nasama? Pero hindi naman ako, yung iba, binalidate ko. Kung nagre-reklamo, pero wala naman ako. Walang magagawa doon, hindi ko malamit yung mga pinangalanan niya. Yung pinangalanan siya na bandang huli, nakipag-request ang meeting sa akin, pinounter ko muna siya. Yes, sir. Nung sabi niya, pero wala ako dyan, wala akong involvement. Oo. Inamin niya sa sugal meron. Oo. Ngayon sabi ko, pwede ko direktor ko, babayaro ko mo. Yes, sir. What is it? Hindi. Kung ganyan pinagkita, babayaro ko. Oh. Hindi ka nagsisino mo nila ako. You can see me carefully. Yes, sir. Sir, ito sa dati, nung nagsalita, dati si dating Senator Antonio Trillanes, sinasabi, mayroong anak ba si Pangulong Duterte na sa drug list? Ano po ang reaction ni Pulong? Kagaya ni Pulong na sinasabing may dragon group. Yung sa akin, as far as the RG was concerned, alam mo mayroong report, pero ang report, binabalidate siya. Opo. So, wala naman kami nakita ng report. Ibig sabihin sa... Tapos, ang makakasagot niya, yung mga, but I doubt it very much, kagaya ng mga naging director ko sa Dabaw, parang mo silang binabanggit sa akin. Yes, sir. Yung chismis, marami. Opo. Hindi tayo, hindi naman naubusan ng chismis. Yes, sir. Tama po. Opo. Sir, ito sir, last na katanungan ko po, sir. Yung umuugog na kudita, may narinig po ba kayo mga nasasangkot ng mga retirado opisyal? Kaya alam mo yung data na yun, hindi mo ganang padali yan. Professional na lang ang boses natin. Alam mo yung mga kwan, sinong credible leader na magbibig sa kanila? Yes, sir. Dapat hindi siya yung mga nagpapayad ng resolution, diba ibang grupo yung mga premier, non-premier. Sino ba credible sa kanila? Yes, sir. Credible ba yung mga kwan? Siguro, pagka nakakita ka ng charismatic na rin tayo, kaya may pinagsabihin ako yun. Ikaw, unang-una, general ang tawag sa'yo. Hindi mo naman kinukulit, hindi ka naman general. Yes, sir. O. Tapos sabi ko, hindi ka naman pensionado. Tapos sabi ko, kung pwede, diniretso ko siya. Kung pwede,
you speak for yourself. Yes, sir. Kung mo kami idamay ng mga retirees na man lang, alam mo, pag retiree ka, para kang kotse. Pag nag-retire ka, yung kotse, kahit brand new, pag lumabas na ng pasa yan, depreciated na kami. Yes, sir. Hindi na kami ganun ka-influential. Yes, sir. Ha? Saka yung mga bata, nasa servisyo, hindi mo malaman, hindi mo masabi kung anong nasa isip nila, sir. Pero may mga sarili-sariling agenda rin yun eh. May mga future na inaalagaan niya. Bago sumalang sa ganyan yan, eh, hindi mo madaling isa lang. Although, ang kundya na maraming utang na loob yung mga pati kami na retire, si former president, dahil yung makipension na, sir. Dati mas malaki pension ang mga bago retire sa amin eh. 20 plus kami yung retire, yung mabod na si Sense. Kaya in-adjust kami. Pero just the same, yung kung na yan is, hindi lahat ng tao makukuha sa kuwang. Yan ang mga nasa military, they are employees, they're thinking individual. Ang lahat kami, ang ginawa namin, sa mga cooler heads, yung debate. Na kasi nagugulong ang yes, nagsasapan dito bayan yun. Yes, sir. Tama po. Nagsasapan dito bayan, yung ordinary citizen. Yes, sir. Na bakit naalaman ng si Morales. Hindi ko makakilala eh kaupo namin sa Greenland sa girlfriend yan. Opo. Kaya ang tanong doon, sino mong asawa sila sa mo? Hindi ba dalawa asawa mo? Kasi, kung kayo tayo tatanong yun, sir, credible ba yung mga pinagkasabi niya? Ano? Credible ba yun? Alam mo, matalino ng tao yan. Sabi nga ni General Bobby Santiago, i-polygraph test mo yan, lulusot kahit nagsisinungaling eh. Genital liar yan. PMA din ba siya? Ano? PMA siya, sir. Sandalo lang din. Police lang. Ah, PNP lang siya. Pero sa kung kayo, sir, tatanungin sa inyong sinda eh, kada paano, kilala niya naman yung background niya. Meron kayang taong nasa likod niya? Eh, dyan ba naman? Nagtatapakin si Maharlika ba? Hindi naman nila si Maharlika. Wala bang nagsusupport dyan? Meron yan. Oo. Eh, bang dapat magkakausap sila. Hindi siyempre, aminin ba nila sila nagsusupport na ba? Narami, hindi sila magkakilala, naniniwala ka. Hindi, sir. Siyempre. Tungkol eh. Hindi. Pero kung kayo, sir, tatanungin niyo, sir. Anong motibo ng lahat ng ito para ginagawa? Morales, gustong pumapil niyan, walang ano. Gustong pumapil niyan, gustong nagtayo ng anti-drug advocacy yan. Di ba, tinira ko niyan. Ah, oh, okay. Tinira ko niyan pagkatapos, nung wala na ako, si Gutierrez naman binanata niya. Sabi niya, magaling daw ako, kita kay Gutierrez. Buti pa rin ako. Tapos nagtayo ng foundation, ako ginawang poster board, di ako umatin. Okay. Yan ang kaloko yan. User. Di ang dating sa inyo, walang credible. Eh, talo, wala. Walang credible. Eh, hindi ba nagka-dismiss decision time namin yan? Yes, sir. Kami kasi ang dismissed yan. Ang one niya, ha, ito ang one, no. Kinuha niya sa Supreme Court. Opo. Dismiss siya. Nagka-dismiss ng Pideya. In-appeal sa Court of Appeals. In-appeal sa Supreme Court. Ganyan siya. Opo. Perpetually disqualified from government service yan. Ibig mo sabihin, tanga yung mga justices. Siyempre. At di, tinanggal siya. Opo. Pag yun po simple yung... Pinapalabas mo, sino nga, alam mo yung mga justices, ikaw ang tama. Opo. Pero sir, kanina nga sa nasabi ko nga, meron kayong dikit siya sa dating administration? Kasi dating administration gusto siya pabagsakin eh. Ano? Dating administration, dati siya gusto pabagsakin ng dating administration ng kasalukuyang administration eh. Baro po. Dikit ba siya sa dating administration, sir? Hindi ko alam. Hindi ko lang, hindi alam na ako na. Wala. Nung mula nung mawala ako sa division niya, wala na ako. Hindi na ako na kayo lang. Okay. Saan nakikita ko? Tahimik na nga lang kayo, sir. Eh. Ano gagawin ko? Ba't ako mag-iing eh? Ano naman pala ako? Yes, sir. Pero, sir, kung anong gusto lang gawin, problema nila yun. Pagkat ako, position mo, nahilip ng tao yan. Respeto. Eh, kung gusto nyo palitan, mag-election ulit kayo.
So stay tuned. Pero sa tingin niyo, sa magtatago ba may mga nag-a-attempt na papamagsakin ng administrasyon ni Pangulong Marcos? Depende sa presidente niya. Siyempre, depende kung ano mo. Kaya nga humahanap sila ng isip paulit-ulit. Kaya lang, magaling din ang mga dumidepensa sa presidente. Eh kung yung magdidepensa sa iba, papahama ka lalo. May problema, ha? Opo. Diba? Yes, sir. Okay. Ano pa simple? Yeah.